Ang pangalawang set ng HIMARS rocket ay hinihanda para sa pagpapaputok habang kinakalkula ng CFIC ang bagong posisyon ng BRP Pangasinan. Ngunit isang aerial interlooper ang nadetect ng mga radar ng AFP at US Armed Forces kaya naantala ang ehersisyo ng ilang minuto. Pero nakakabilib yan mga utol, no? Yung accuracy ng missile na dun mismo papatak. Isipin nyo, yung unang testing ng pagtira ng rocket, 6 meters to 9 meters lamang ang layo dun sa barko, umaandar yun mga utol. Yung calculation na ginagawa nila, no? Siyempre dun din sa, siyempre kinukonsideran nila yung speed ng paggalaw ng target nila. So, pero yung accuracy, nakakabilib pa paano nila kinakalculate. Siyempre, meron sila mga high-tech na gamit din para makalkula kung paano yung san tama talaga babagsak yung pinadala nilang rocket. Eh, napakaganda niyan, mga utol. Kung nilulusob ng ating baybayin, bago pa sila makalapag sa pangpang, mga kalaban, kung sakali, bago pa sila makalapag sa pangpang, malayo pa, pinapaulan na sila ng missile, yung HIMARS na tinatawag. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. April 28, 2023, mga utol, ang huling araw ng pinakamalaking balikatan exercises na ginanap dito sa ating bansa sa Pilipinas at ngayon ay tutunghayan natin dahil mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang pumunta upang saksihan ang sinasabing balikatan exercises. Ito'y mula kay Jan Reps mga utol. Ayan, sinking exercise, yung pagpapalubog ng barko ay sinaksihan ni umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito'y mula kay Jan Reps. Pakisubscribe yan mga utol. Pakilike na rin yung video. Huwag na natin patagalin. Game na. Ayan nga oh. Ayan, ganyan mga utol. Breaking news. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumalo sa isang malaking live fire exercise na ginanap sa Zambales upang aktwal na makita ang mga pagsasanay gamit ang iba't ibang mga advanced na armas ng US tulad ng HIMARS at pati na rin ang F-16 Falcons at F-35B Lightning II. Ayan o, balita ko'y magkakaroon tayo niyan, yung F-16 Raptors. Pati na rin ang F-16 Falcons at F-35B Lightning II. At para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. Jan Reps, subscribe mga utol. Ang inaabangan na pinagsamang joint lateral live fire exercise sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces, dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makita ng personal ang mga pagsasanay na ginanap sa San Antonio, Zambales kahapon, April 26, bilang bahagi ng pangunahing kaganapan ng Balikatan Exercise 2023. Yeah, Balikatan is one of the lines of effort of the Mutual Defense Board, Security Engagement Board. It's a training activity that is held every year and this is going to be the 38th time that we're going to be doing this. So in every Balikatan, it is an exercise for us, it's an opportunity for us to demonstrate interoperability between the AFP and the United States Armed Forces. Ang live fire exercise ay binigyang diin ng sinking exercise o SINC-X kung saan 1,400 Pilipino at US Marines, sundalo, sailors at airmen ang nagpaputok ng mga rocket, artillery at iba pang mga armas para mapalubog ang dating BRP Pangasinan, isang World War II era corvette ng Philippine Navy. Ang drill na ito ay naglalayong ipakita ang interoperability ng mga tropang Pilipino at Amerikano sa pagsasagawa ng maritime and coastal defense operation. Mga utol, no? Hindi naman yung balikatan exercise ang kinakatakutan ng China. Bagkos yung pananatili ng US military dito sa ating bansa. At ayon nga sa kanila, di ba? Parang nakikialam rin ang Pilipinas. Hindi naman tayo nakikialam, mga utol. Ang ating concern, ha? Ang ating concern, malinaw na malinaw yan, yung protektahan ang ating teritoryo na siyang inaagaw nitong mga Chinese government na ito. Alam natin yan. Ito pong Zambales, mga utol, ay nakatapat sa Scarborough Shoal na inaagaw ng China.
matagal nang inaagaw. So, yun ang kinakatakutan nila, mga utol. Tsaka yung mga balikatan exercises, win-win situation yan para sa sundalong Amerikano at sundalo rin natin. Dahil napakarami nila matututunan. Sisimplihan natin sa laro ng basketball, diba, napag-aaralan nila yung paano kumilos bilang team. So, ganun, wala rin pinag-iba ito dito sa ganito, sa kasundaluhan. Kung paano yung operation na gagawin nila kapag sila'y magkasama. Kung sakaling umabot na sa punto na nandyan na yung tinatawag na gera. Diba, mga utol? So, sa atin eh, okay sa akin to. At palagay ko, base sa mga nababasa kong komento ninyo, mga utol, eh palagay ko naman, more or less 82%, 80 to 90%, na hindi, baka mali ako, pero more or less, mas maraming Pilipino, mas maraming mamamayan natin ang pabor dito sa mga EDCA sites at sa pagdating dito ng tropang militar ng US. Okay? So, pa-comment rin ang inyong komento. Kailangan ko yan. Pakilike na rin yung video. Tuloy na natin. Sinabi ni Lieutenant General William Journey, Commander ng US Marine Corps Pacific at Director ng US para sa balikatan, ang pagsasanay na ito ay nagpapataas ng pagiging totoo at pagiging komplikado ng ehersisyo. Isang pangunahing prioridad na ibinahagi sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at militar ng US. Nagsimula ang sinking exercise bandang alas 9 ng umaga kahapon na unang magpaputok ang US Armed Forces ng unang round ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS na naglalaman ng 6 na rocket fire. Ang HIMARS ay isang American rocket system na ginamit na sa maraming bakbakan at sa kasalukuyang Russian-Ukraine War. Ang mga rocket fire ay nakatutok sa BRP Pangasinan na nakaposisyon 12 nautical miles ang layo mula sa baybayin ng San Antonio, malapit sa West Philippine Sea. Ang dating Philippine Navy Corvette na nikomisyon noong 2021 na kunwaring barko ng kaaway na papalapit sa teritoryo ng Pilipinas. Ang lokasyon ng barko ay sinubaybayan ng Hermes 900, isang drone na ginagamit para sa intelligence gathering at iba pang redundant sensor na magpapadala ng impormasyon sa isang pinagsamang Intelligent Fusion Effect Center o CFEC. Ang mga utos ay ibinibigay din sa mga unit ng pagpapaputok sa pamamagitan ng CFEC. Sa 6 na rocket, ang unang rocket fire ay nakatutok sa center mass ng BRP Pangasinan upang alisin ang mga sistema ng komunikasyon nito, habang ang natitirang 5 putok ay dapat na mapalubog ang barko. Gayunpaman, ang unang putok ay hindi naabot ang target dahil ang barko ay naaanod kaya wala ito sa tamang lokasyon, inihayag ng isang tauhan ng militar ng US. Ang unang putok ay matatagpuan sa humigit kumulang 6 hanggang 9 na metro ang layo mula sa sasakyang pangdagat, habang ang 5 iba pang mga putok ay tumama sa magkaibang puntos. Ang pangalawang set ng HIMARS rocket ay hinihanda para sa pagpapaputok habang kinakalkula ng CFEC ang bagong posisyon ng BRP Pangasinan. Ngunit isang aerial interlooper ang na-detect ng mga radar ng AFP at US Armed Forces kaya naantala ang ehersisyo ng ilang minuto. Pero nakakabilib yan, mga utol, no? Yung accuracy ng missile na doon mismo papatak. Isipin nyo, yung unang testing ng pagtira ng rocket, 6 meters to 9 meters lamang ang layo doon sa barko, umaandar yun, mga utol. Yung calculation na ginagawa nila, no? Siyempre doon din sa, siyempre kinukonsiderin nila yung speed ng paggalaw ng target nila. So, pero yung accuracy, nakakabilib pa paano nila kinakalculate. Siyempre meron sila mga high-tech na gamit din para makalkula kung pumapaano yung san tama talaga babagsak yung pinadala nilang rocket. Eh napakaganda niyan, mga utol. Kung nilulusob ng ating baybayin, bago pa sila makalapag sa pangpang, mga kalaban, kung sakali, bago pa sila makalapag sa pangpang, malayo pa, pinapaulan na sila ng missile, yung HIMARS na tinatawag. So, dun pa lang, pwede na ma-de-stabilize yung ano nila, yung fleet nila ng mga kalaban, di ba? Kung mapalubog lahat, kung 12 barko lumulusob, o kung 100, kung mapalubog dun ng mga 20 na, mahihirapan na sila makalapag sa ating mga baybayin. Parang ganon, mga utol. Yan yung purpose niyan, eh. Okay? At ito'y sinasaksihan
ng ating presidenteng si Bongbong Marcos. Mga utol, so tuloy na natin. Ang interloper na na-detect ay isang pribado at hindi rehistradong sasakyang panghimpapawid na pumasok sa operation box. Kaya para sa safety, delikado, ay hinintay muna itong makadaan. Bago ang ehersisyo, nakadeploy na ang mga picket vessel mula sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard para secure ang operation area. Ang mga sasakyang ito ay dapat ipinapatupad ang notice to mariners na inisyo ilang linggo bago ang balikatan upang pigilan ang anumang komersyal at lokal na sasakyang pangisda na dumadaan sa operational area. Na-escort naman ng Philippine Navy ang interloper palabas ng operation area at pinaputok ang pangalawang valley ng HIMARS rocket at naging maayos ang ehersisyo. Wasak talaga yung barko, mga utol, no? Eh, no? Pati paglubog, nakakuhaan na ng camera, eh. At matapos ang paggamit ng HIMARS, sinunda naman ito ng mga artillery fire mula sa Philippine Army Autonomous Truck Mounted Howitzer System o ATMOS, isang 155mm self-propelled howitzer. Gayun din ang 105mm howitzer mula sa Philippine Marine Corps at iba pang artillery ng US. Grabe, no? Nga, pinapanood ni President Bongbong Marcos. Ang mga artillery ay nakatutok sa isang mas malapit na pangalawang target na tinatawag na killer tomato na isang bungkus ng mga drum na nakatali sa isang kawayan na matatagpuan 4.7 nautical miles ang layo mula sa baybayin ng San Antonio. Bagay mga maliliit lang na vessels, no? Kabilang sa mga asset na ginamit ng parehong bansa ay ang AH-64 Apache Attack Helicopter, FA-50 Golden Eagle Fighter Attack Helicopter, F-16 Fighting Falcons Multi-Role Fighter Aircraft, F-35B Lightning II Strike Fighter Aircraft at AC-130 Spectre Gunship. At ito ang nangyari sa main event ng 38th iteration ng Balikatan na sinaksihan ng Commander-in-Chief President Ferdinand Marcos Jr. kasama sina Acting Defense Secretary Carlito Galvez Jr., EFP Chief Andres Centino, National Security Advisor Eduardo Año, Philippine Army Chief General Romeo Browner, Philippine Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi, Philippine Air Force Chief General Stephen Pariño, at iba pa. Ang makabuluhang aktibidad na ito ay nagpapakita ng mga potensyal at muling nabuhay ang lakas ng ating mga militar habang patuloy tayong bumubuo ng isang matatag na alyansya. At bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang reaksyon mo? Ano ang reaction nyo, mga utol? Anong masasabi nyo, no? Ito'y, ano, no? Paghahanda. Alam naman natin, talagang wala namang iba tong purpose. Paghahanda sa napipintong gera na feeling ko, eh, gusto talaga mangyari ng China. Kasi kung hindi nila gusto ng gera, eh, titigil sila. Dahil alam naman nilang mali ang kanilang ginagawa. Halos buong United Nations na nagsasabi na sila yung mali. Okay, mga utol, pero anong masasabi nyo sa ginawang exercise na ito? Tayo ba ay handa na? At ang ito pinakamatinding tanong, mga utol, sa lahat. Mana pagkatapos ng balikatan exercises ba? Mananatili ba ang mga sundalong Amerikano dito? Mananatili na sa mga base natin? O magsisialisan sila? Ano sa palagay nyo? Pakicomment na lang at aabangan rin natin. Pakicomment ang inyong komento. Pakilike na rin ang video. Maraming salamat sa iyo, John Repes. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawan yung pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.